Sa paglikha ng mga tulay, mahalagang unawain ang dalawang pangunahing puwersa na nagtutulak sa kanilang integridad at seguridad, ang shear at moment. Para sa shear naman, ang shear ay ang lakas na nagtatangkang maghiwalay o magputol ng isang estruktura na kadalasang nakikita sa mga horizontal na puwersa na umaapekto sa gilid ng tulay. Samantala, ang moment ay naglalarawan ng puwersang nagpapatagilid o nagpapatulak sa isang bahagi ng estruktura pataas o pababa. Madalas itong umiiral sa mga vertical na puwersa na kumikilos sa loob ng tulay. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagsasaalang-alang sa mga puwersang ito, ang mga inhinyero at arkitekto ay nakapagtatayo ng mga tulay na matatag at handang harapin ang anumang hamon ng panahon at kaligasan. Upang maintindihan natin ang kahalagaan ng shear at moment, subukan natin mag-solve ng isang beam kung paano kukunin ang isang shear at moment ng isang beam. Yeah, tara! So ito, sasolve natin yung reactions nila para makuha yung equation. So, sulat na muna natin, MD is equal to 0, taking clockwise as positive. No? And, syempre dito, tandaan natin, may, ano na dito, AY. Ganito rin dito, DY. And then, yung, so kung hanapin natin, para mahanap natin yung AY, sulat natin AY, then yung distance niya. So dito meron tayong 2 plus 2 plus 2. So, to solve natin sa calculator, 2 plus 2 plus 2 is equal to 6. So, magawa tayong yan, multiplier na 6, no? Tapos, meron tayong downward na 10 km. So, pag pupunta siya dito, natin yung 10 km, papunta sa dy, so it will be counterclockwise kung pupunta siya doon. So negative. Then if negative, then and then yung distance niya, 2 plus 2 na lang, which is 4. And then after nun, yung 10 nun, yung isa pang 10 dito, counterclockwise siya, pag pupunta sa dy, magiging negative. So ilan na lang yung distance niya, magiging 2. Is equal to 0. So, magiyare, AY times 6, it will be 6AY. And then dito, minus 10 times 4, it would be 4T. And then, 10 times 2, it would be 20. Equal to 0. So, 6AY would be negative 60 is equal to 0. And 6AY is equal to 60. And then, para makuha natin AY, of course, divide natin both sides by 6. Matitira na lang is AY is equal to 10. So, mayroon na tayo dito na 10 km. Okay? So, 10 km. Ngayon naman, syempre, sa DY, wala pa tayong info kay DY. Para hanapin natin si DY, hindi daw yung magiging reference natin. So yung DY, kung makikita nyo, may upward siya dito. Pag pupunta siya dito sa may reaction ng A, magiging counterclockwise. So, magiging negative. Pero bago yun, sulit natin yung moment ng A is equal to 0, taking clockwise as positive. No? So, yung mangyayari, negative dy, kasi kaya nang nabanggit ko kanina, counterclockwise, magiging negative. Tapos nun, yung 10 km dito, kung pupunta siya sa reaction ng A, magiging clockwise, so magiging positive. Then, tas ilan na lang yung distance nila? So, 2 plus 2 would be 4. And then, dito naman lastly,
bumu-moment tayo sa A, magiging clockwise na yung chance kasi pag ganun. So magiging positive. So positive 10, then times 2. Equal mo niyan sa 0. So gawin natin, negative 6dy, and then plus 40, plus 20, equal to 0. Negative 6dy, of course magiging plus 60 niyan, equal to 0. Negative 6dy, transpose natin yung positive 60 sa negative 60. Then divide both sides by negative 6 para makuha yung dy. No? So cancel, cancel. Dy would be 10 km times cm as well. Ito na yung natin, reaction natin. So, yan. And then, sulat din natin dito, 10. Ngayon, kukunin natin yung segment AB. Magpuputol tayo para makuha natin yung free body diagram niya. Which is ganyan. Tapos kukunin yung angle niya. Magawa tayo ng distance, which is x from A to B. Tapos lalagay natin yung shear AB at yung going counterclockwise na moment AB. Kukunin natin yung summation ng moment AB. AB is equals to 0 going clockwise, which is positive. Next is AYX minus, dahil pababa yung force niya, minus moment AB is equals to 0. Next is moment AB is equals to AYX is equals to 10 dahil sa given niyang load na 10. Next, summation of forces of Fy is equals to 0 going upwards direction, positive. Next is Ay minus shear AB is equals to 0. Dito makuha na natin yung shear AB niya. It's equals to AY plus to shear AB is equals to 10. Gagawin naman po natin yan is share a question tayo at sa segment BC nandito siya. So ang kailangan ay puputulin muna natin dito. And gagawa rin tayo ulit ng bagong FBD para sa segment na to. So kailangan pag nag-cut kayo dito, lagi meron siyang shear BC at saka moment BC. And para ma-solve natin ito, kailangan na natin i-moment yung segment BC natin. At para makuha yun, kailangan na natin lagyan ng distance. Ito ay x. Ito naman ay x minus 2. Meron na tayong mga formal equation. Ang gagawin na lang natin is solve natin gamit ang shear equation. So moment AC equals 0 clockwise positive and AY times in distance na x minus deadening force. Minus dahil pababa siya and
simplify natin a moment B is C equals AY minus times X minus 10X minus 2. So yung AY natin is 10, pwede na natin siyang palitin dito. Gawin na lang natin ng 10. So, kailangan na natin mag sum of forces. AY minus pababa yung force niya kaya naging minus siya dito minus pababa din yung shear BC kaya minus din siya equals 0 so simplify natin shear BC equals AY minus 10 equals 10 10 equals 0. So, yung shear BC natin is 0. So, magkatugma sila kaya tama siya. So, sa segment CD naman, pagkakat tayo dito, magiging free body diagram natin is ganito siya. X minus 4 minus the moment CD is equals to 0. So, ang magiging equation natin sa moment CD ay 10X minus 10X minus 2 minus 10X minus 4. Ito yung sa moment. Tapos, sa shear naman, sa summation tayo ng forces along y-axis is equals to 0 taking upward direction as positive. Meron tayong AY 10. Tapos, meron tayong load na 10 minus 10. Meron tayong ulit load na 10 minus 10. And yung shear na minus VCD is equals to 0. So, ating VCD is equals to 10 minus 10 minus 10 is negative. For the earlier method naman is, kukunin mo muna yung reaction. Mag-moment tayo sa D is AY. Yung distance niya is 6. Then, load. Counterclockwise, negative 10. Tapos yung distance, 4. Tapos load niya naman, counterclockwise kasi may moment kasi di negative 10 ulit tapos yung distance to 1-0. X is equal to 10. Bali, AY is equal to 10. AY equal to 10. Then, kukunin mo yung mag-moment naman tayo sa A. So,
Counterclockwise siya is negative dy, tapos yung distance 6. Tapos yung load, clockwise siya, so positive 10, tapos distance 4. Tapos load na naman, positive 10, tapos distance 2 equals 0. So dy. Negative 6 tapos plus 10 10 din yung load nung dy, ay 10 din yung reaction, but yung dy is equal to 10. Tapos, ipin na punta tayo sa shear and moment. Ten. Kaya wala siyang load. Straight line lang. Tapos may load na 10. Pababa. Bali minus 10. Magiging 0. Tapos walang load. Straight lang lang. Tapos negative 10 pababa, kasi pababa negative, tapos wala na naman load, stable lang. Tapos negative 10 plus 10 is equal to 0, nag 0 siya dun sa shear. Dito naman sa moment is kukunin mo lang yung area na ito, base time site. Bali 20. Tapos wala mo minus 3 is negative 10 times 2 is equal to, magsisiro din siya dito. Yun lang yung ano, isang way para ma-solve ito. Sa susunod nating pagkikita, sana ay natutunan mo ang kahalagahan ng shear at moment diagram sa pag-unawa sa mekanika ng materyales. Hanggang sa muli, salamat sa pagtatangkilik at patuloy na pag-aaral.